Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K mula sa Sundalo ng Tunggalo at ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat Kapanig TV at dito naman tayo magbibigay ng reaction. Guys, samahan niyo ako. Let's go! Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa social media. General Narciso Domingo, nagsalita na. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe. Sa lahat ng di pa nakasubscribe dito kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo guys. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Tuloy ulit natin. Subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig. Sa pagdinig sa Senado patungkol sa 6.7 billion buybust operation, isiniwalat na lahat ni dating PDIG Director Narciso Domingo ang lahat ng kanyang mga nalalaman sa kontrobersya na 990 kilo na bawal na gamot na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos trade noong October sa nakaraang grabe, ang laki no? Ang laking draw ganun no? Taon. Nagsimula umano ito sa lahat ng mahulihan ng 2,000 kilong bawal na gamot si Police Master Sergeant Mayo Jr. Pag-aresto pala. Grabe ano, kung sino pa yung mga may posisyon, mga police. Sila pa yung ganun. Meron na daw paglabag sa bata. Sa report na ipinasa ng PDIG kay Nooy PLP Chief Nordolpo Asurin Jr., intentional na hindi isinama sa listahan ang nahuling suspect na si Mayo. Utos daw ito ni PDIG SOU 4 Colonel Ulunan at PDIG NCR Colonel Arnolfo Ibanez. Giit kasi nila si Mayo para maituro ang isa pang bodega umano ng bawal na gamot. Ipinaalam na ni General Domingo kay General Asurin ang nangyari at nagbigay ito ng go signal para i-raid ang naturang bodega. Target nila ang isang Judel Francisco na miyembro ng Koratong Balileng o Samis Group. Pero tila na magkatunog daw ang PNP chief. Mindanao ato yun, Koratong Balileng. Mindanao? Davao. Basta na sa part yan. Tigil niya ang operasyon. Unahin daw ang kaligtasan ni Mayo dahil baka maglinis daw ng dumi si Colonel Ibanez at baka patayin si Mayo. Ngunit may mas nakakagulat ayon kay Domingo. Dapat malaman kung sino ang mga boss nila Gonzales at Ibanez para matukoy. Mas maganda talaga pag yung mga ulo talagang wandyan mahuli. Hoy, ang mga nasa likod ng mga sindikato na bawal na gamot sa hanay ng ating kapulisan. Nang tinanong ni Senator Bong Revilla si Domingo kung sino ang tinutukoy niya, sagot ni Domingo kung sino ang nagkuha sa kanila at dinala sa PDIG at nagrekomenda sa kanila. Samantala, susungko na paaming mga patrolman na nakulong sa Senado ay hindi pala kasali sa pag-aresto kay Mayo. At ang team ng IFLD at si Susongko ang nakahuli kay Mayo. Anya ng senador kay Susongko, hindi ka na naawa sa mga tauhan mo, dinadamay mo pa na walang kasalanan. Nang lumabas ang nadadawit talaga, ano, kahit yung mga hindi kasali, ano. Itang ito. Mga walang kasalanan, nadadawit. Pilit nilang sinasabi talaga. O hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, lahat tila drug lord dahil may alam silang lahat. Kaso ito ang napag-alamang gumawa sila ng paraan para di sana ito makaabot sa publiko. Kaya mangyari, nagtatabunan, kaya nagkakoproblema, ito'y naglaglagan. Ipapatupad ang parusang kamatayan dahil kung hindi mabigat na parusa ay hindi matatakot at patuloy. Totoo po. Dapat talaga magkaroon ng mga ganong klaseng batas ngayon. Mga death penalty. Para kahit paano, magkaroon ng takot ng mga taong mahihilig gumawa ng mga kasalanan o mga sumusuway sa batas. Pa rin ang bintahan ng droga, death penalty, urgent. Sa discernment ko, nandyan lang po ang handler ni Mike C. Sa nagawa lang sila ng full guy para mapalayo ang issue. Parusang kamatayan para sa mga drug lord at drug syndicate tulad ng batas Indonesia in terms of prohibited drugs. It's about time para baguhin ang batas kontra droga. And go! We'll settle bago tayo mag-adjourn. That is why I hope, against hope siguro,
that the truth shall come out at the end of this hearing. Again, I am reminding you, wala na mas maganda ang kuan nito. Advice na ibigay ko sa inyo is that the truth shall set you free. Magsabi ka ng totoo. So, before, after our adjournment, last hearing, lumapit sa akin si General Domingo. Siguro nakonsensya sa pagluhod ko dito. At nagsabi na, sir, next hearing, I will divulge everything. And, alam ko pa naman na hindi naman ganoon ka dumi ang puso ninyo. Alam ko may mga kwa lang kayo, may mga you are just holding your punches because at least somehow ayaw pa rin ninyo talagang totally masira yung dapat hindi masisira. Mm-hmm. Kaya kayo'y nag-hold ng punches ninyo. I've been commander before. Alam ko naintindihan ko yung feeling ninyo. Naintindihan ko yung feeling ninyo kapag ang tao natin may nagawang kamalian, as much as possible, kung kaya nating maariglo at hindi lalaki yung problema, gagawin natin yan. Because aside from the accomplishment of the mission of the commander is to seek for the welfare of his men. Kaya ganun na lang, naintindihan ko yung hindi to maintindihan sa hindi nagiging commander. Mm-hmm. Pero ako'y naging commander din ng lahat ng units na dadaanan ko as commander, ganun rin yung aking kwanlon. Kasi alam ko, itong mga tao na ito rin magpapakamatay para sa akin. Mm-hmm. Ito rin mga tao na ito ang nagbibigay ng accomplishment sa akin. At itong mga tao na ito, pag nagkamali, kung hindi man kaya masyadong malaking pagkakamali at kayang maayos, aayusin natin ito. Pero pag ang pagkakamali ay umabot na sa isang tuniladang shabo, I think, dyan na naguguluhan ang ulo ni General Domingo. So siguro, finally, General Domingo, I want to hear from you. Kahit sino siguro ng mga ganong klaseng karaming droga, tinulada. Grabe. Yung ibang mga ko dyan nahisilaw. Please, you have the floor. Pakinggan ka namin. Go ahead. Pero wala akong sinasabing dito, guys. Wala akong kinakampihan. Sinasabi lang natin dito, kung ano man yung naririnig natin sa kanila. Diba? Mas maganda kasing kahit pa paano, guys, magkaroon tayo ng mga kaalaman kung ano man nangyayari sa loob ng Senado, kung mga nangyayari sa mga gobyerno or sa mga kapulisan. Good morning, Mr. Chair and Honors. Since this committee had already assured that this investigation is not covered by any court jurisdiction or any other agencies, may I now present everything I know on the 990 case. Noong una po ay talagang pinaprotektahan namin, sir, ang 990 case sa hangarin pong never makawala si Mayo sa pinag-ingatan niyang mahigit isang tuniladang shabu. Mr. Chair, excuse me, if I may butt in. Yes, Senator Jinggoy. General Domingo, sasabihin mo na ba lahat ang katotohanan? Yes, Your Honor. Bakit ngayon lang? Initially, Your Honor, talagang pinaprotektahan natin yung 990 case na hindi sana ma-dismiss. Ano po? Hindi maapektuhan yung 990 case na nakapile sa korte po. Okay. Sige. We understand your predicament. Ako, naging commander rin ako. Yes, sir. Alam ko yung feeling mo. So, we are giving you the chance to finally settle all the issues that were left hanging during our previous hearings. Mr. Chair, Your Honors, may dalawang party po ang aking paglalad. Una sa 990 kilos ng shabu. At pangalawa sa... 990 kilos. Kung gaano karami yun, guys. 990 kilos. Kaban-kaban. Grabe. Diba isang kaban, 50 kilos yun. Oh. 990 kilos. Sa 42 kilos shabu pilferage. Here under is the chronology of events as well as actions taken by me first on the 990 kilos. October 8, 2022, 1:15 p.m. Kung sino mo yung nasa likod nito yung droga na to, malamang malaking tao to. Hindi basta-basta. Nakatanggap po ako ng tawag mula sa aking chief Special Operations 4A, Police Colonel Julian Ulunan,
na nagsasabing may nahuli siyang may nahuli silang pulis, pidig, at nakarecover ng 2 kilos ng shabu. 2 kilo po, Your Honors. Sa mga alauna pa lang ng hapon, Your Honors, nahuli na po si Mayo. Dito po nagsimula ang lahat. Ang pinakaunang procedural lapse kasi ang nakasaad sa batas ay kung saan nahuli ang ay doon na rin i-inventaryo kasama ang mga witnesses. Hindi po ginawa ng operating team yun. Pero baka po pwede tingnan din ang committee ito dahil kung sumunod sa nakasulat sa batas yung operating team, hanggang doon lang po sana ang istorya na to na may pulis na nahulihan ng 2 kilong shabu at din na po nahuli yung 990 kilos. 1:23 p.m., nagpadala po ako ng mensahe sa noon ay Deputy Chief PNP for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Good PM sir, for info, we just bypassed 2 kilos of shabu involving 1 PDIC personnel. We will be filing appropriate charges if he will not cooperate and point his source for follow-up operations. Mr. Sir, Your Honors, nabanggit po sa naunang mga pagdinig. Ang anti-drug operations po ay talagang hindi transactional, kakaiba po sa ibang krimen. Ang nangyari po talaga sa field, ay di po humihinto ang operation. Pag may nahuli halimbawa na buntot ng sindikato, hinahanap po kagad natin ang koneksyon niya sa ulo. Sa halip na ipaalam kagad sa buong mundo na may nahuling buntot. 2:37 p.m., nagpadala po ako ng mensahe sa dating Chief PNP, General Asorin, at sa kaniyang command group. Base sa report ng Chief SOU-4A, we just located, sir, more or less 500 kilos of shabu. I am proceeding to the area po, sir. Dito po nangyari ang pangalawang violation, ang pilferage. Nagnakaw po ng shabu ang operating team sa pangunguna ni Lieutenant Susungko, kasama ang team niya sa IPLD. Mabuti na lang po, Your Honors, wala ako doon nangyari ang pilferage. Baka nakabaril pa ako ng sarili kong tao. At ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gia, peace out.